Eto na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes. Sana nakapag-spend kayo ng weekend ng maayos kasama ang mga mahal sa buhay. Ang mga kaibigan. Yan naman ang rason kung bakit merong two-day na weekend. Yes. Yan, para naman makapag revitalize, re-energize, refresh, para makatulog. Ganyan. Sana ngayong umagang ito, nakabawi na tayo ng lakas para makapagtrabaho na tayo ng maayos. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ko since 2007. Grabe, hindi ko na malaya ng panahon. Napakatagal ko na palang nakikinig sa inyong dalawa. Anyways, pwede niyo po ba akong bigyan ng advice? Kasi parang feeling ko, lahat ng nangyayari sa buhay ko, palpak. Mm-hmm. Nung pinagawa sa akin ng boss ko ang isang proyekto, hindi ko nagawa ng tama, palpak. Yung pagpapapayat ko, palpak. Yung pagbubuntis ko, hindi pa rin magawa-gawa, palpak. Parang lahat na nangyayari sa buhay ko, palpak. Hay nako, I feel so down. Tulungan niyo naman po ako. Wala akong maisip na paraan para maging masaya, kundi magtanong sa inyo. Talaga ba? Ayun na naman yung mga... Bakit kasi kayo natitiwala sa opinion namin? Wala na makakwenta-kwenta yung opinion namin. Please tambalan sana naman kahit papaano, bigyan niyo po ako ng kalinawagan ng kaisipan. And I hope to meet you soon both. Thank you tambalan, God bless you. Yan. Okay. God bless you too. And hope to see you soon too. Hindi, gusto ko makita siya pag medyo ano na siya partner eh. Pag okay, medyo okay na. Okay na. Kasi ayoko ng aninega. Nakakaawa yun ah. Uy ah, alam mo, naisip ko lang ah, baka naman sa lahat ng pinagdadaanan mo, 'di ba? Feeling mo palpak tatlo, 'di ba? Ano sabi mo, trabaho, pagpapapayat at pagbubuntis, lahat para sa iyo palpak. Naisip ko lang partner, yung pagiging nega, kasi feeling ko may effect yung mga tao nasa paligid mo. Correct ka. Kung paano ka mag-isip, kasi kung yung tatlong 'yan, naisip mo kagad na magbibigay ng dahilan kung bakit hindi ka na masaya, kung bakit feeling mo palpak na palpak talaga yung buhay mo, feeling ko may effect yung mga taong nasa paligid mo eh. Lahat ba ng mga tao sa paligid mo, nininega ka din? O parang sinasabi, ay oo, palpak ka talaga eh. Alam mo, confirmed! Confirmed! Palpakation ka talaga. Kasi minsan, may factor po mga kabisyo yung mga taong sinasamahan natin ha. Kung malaki yung mga, yun, environment. Oo, correct. Kung yung mga taong sinasamahan natin eh sobrang negative, kung mga taong sinasamahan natin laging basta negatibo, Wala ako, din. Naniniwala ako, habang binabasa mo nga partner yung kanyang sinasangguni sa amin, yung agad ang top of mind ko, napaka-negatron itong tao na to. Sobrang diba, nega. Bakit yan yung nakikita mong nangyayari sa'yo? Puro kapalpakan na kung tutusin, baka pag binilang mo yung mga blessings mo at yung mga magagandang nangyayari sa'yo, meron din naman. Kulang pa ang bilang ng daliri mo sa kamay at sa paa, ultimo na mga puti mong buhok sa ulo, kulang pa yan sa dami ng mga blessings na natatanggap diba? Mo araw-araw. So, nega niya. Correct. So, kaya yung sinasabi mo kanina, partner, na we hope na meet ka namin agad. Baka mahawa kami pala. Hindi kasi nakakahawa ang kaligayahan, nakakahawa ang positivity. But also, nakakahawa din ang negativity. Hindi I agree. Diba? Parang hindi ba't minsan kapag ang isang bahay napakabigat ng aura, diba? Parang tuloy, yung mga tao na nasa loob noon, negatron na din eh. Parang ang bigat-bigat na din dalhin. Kasi nga, nakakahawa ang negativity. And in the same way, nakakahawa ang positivity. So, yun na po, huwag ka munang. Aba, nega ka pa. Diba? Change kasi, your perspective, kapisyo. Kasi partner, ganito lang yan eh. Lahat po tayo may kanya-kanyang problema. So kung halimbawa, lagi ka pang sumasama sa mga taong negatron, mas lalo mo mararamdaman yung problema mo mas mabigat. So siguro isang pwede mong gawin, kapisyo, yung itry mo, hindi naman madali kasi talaga yan, yung kitaan muna ng positive ang sitwasyon kesa
yung negative. Halimbawa, o isa-isahin natin. Mm. Halimbawa, yung trabaho mo, 'di ba? May palpaka mo, may pinagawa sa yung proyekto, tapos pumalpak. Una sa lahat, sa iyo pinagkatiwala. Tama. So, pwede mo nang isipan ng positivity 'yon na sa akin pinagkatiwala. Siguro merong something sa akin na hindi ko nakikita sa sarili ko na nakikita ng boss ko na kaya ko. Oh, 'yun pala, 'di ba? Medyo magbi-believe ka na sa sarili mo, sa dinami-dami ng empleyado diyan sa kumpanya ninyo, pero sa iyo pinagkatiwala. Correct. Bakit? Una, siguro malamang masipag ka. Tama. 'Di ba? Malamang magaling ka mag-isip kung ano man yung problema ng kumpanya. Mm-hmm. Di ba? Ganun. Eh, kaya lang kasi, ganun talaga, hindi naman sa lahat ng oras, successful tayo sa ginagawa natin para sa kumpanya. Correct. Tandaan, there is no failure, only education. Tama, only lesson. Correct. So, kapag ka ganyan, feeling mo, palpak ka. Mm-hmm. Di ba? May mga ganun talaga. Ano ba yan? Hindi ko naabot yung sales. Kunyari, ang sales dapat 50,000 a month. Mm-hmm. 33,000 ka lang, di ba? Hindi naman, syempre, pwede mong isipin na palpak, di ba? Mm-hmm. Pero pwede rin ito maging lesson eh. Correct. It can educate you na bakit nga ba 33,000 lang? Ano bang ano, saan ba tayo nagkulang? Meron ba tayong empleyado na ang sungit-sungit kaya walang customer na lumalapit sa kanya? Pag ganyan, shugbakin na yan. Diba? Walang pakinabang, weakest link yan eh. Diba, meron ba tayong empleyadong pangit kaya wala lumalapit sa kanya? Shugbakin na rin. Hindi, sarap lang. Hindi, diba? Parang, makikita mo yun isa-isa. Oo, diba? Iisipin mo yun isa-isa. Mm. So, ibig sabihin, wala naman talaga nga eksaktong palpak dyan. Mm. Kundi, may mga kailangan ka lang ayusin. O, diba? So, yun, isa na yun. Diba? So, natingnan mo na yung angulo na yun. So, pagpunta naman tayo sa problema mo sa pagpapayat. Pagpapayat. Diba? Kasi madaming factors yan eh. Kapag ito rin ang isang naisip ko. Kapag kinukumpara mo sariling, yung sarili mo sa ibang tao, talaga mararamdam mo palpak ka. Tama. Diba? Kasi may mga iba na, halimbawa, may kaibigan ka. Halimbawa, tayong dalawa, partner. Mm. O, January 1, partner. Magsabay na tayo magpapayat. Magjijim diba? Tayo, pare, ha? Magdadayat diba? Tayo. At parehas naman natin ginawa. Pero ang nakita ko, partner, ikaw talaga yung kalahati na lang yung pagkatao. Parang may isang batang nawala sa'yo. ganun kabilis. Yung pagpapayat mo. Samantalang ako, ganun din naman yung ginagawa ko. Parehas tayo ng program. Parehas tayo ng instructor. Pareho tayo ng diet plan. Ganyan. Pero bakit hindi ako nawala ng kalahating pagkatao sa aking pagdijeta, di ba? Kapag ka kasi lagi mo kinukumpara yung sarili mo sa iba, lagi mo talaga mararamdaman na may mali. Totoo yan. Parang iniinsulto mo ang sarili mo, kabisyo, kapag tinitingnan mo yung biyaya ng ibang tao kumpara sa mga biyaya mo. So, pangalawa yun. Magkaiba tayo ng katawan eh. Magkaiba talaga eh. Maaaring kasi mas sabi nga ng mga ibang geologs, metabolism. Diba? Masyadong, halimbawa, sa ating dalawa, partner, kunyari, ikaw yung masyadong mabilis ang metabolism. So, correct. Kahit na parehas tayo ng program, kung mas mabilis ka talaga mag-burn ng mga calories, di ikaw talaga yung mas mabilis na papayat. Correct. Kung kali mo, mas madami bulati sa chan yung kasama mo. Corrected diba? By. Siya, wala siyang bulati sa chan, so mas mabagal ang metabolism. Oo. Diba? Diba? So ganoon, iba't iba ng tao ang katawan ng tao pagdating sa pagpa-diet o sa pagpapayat. So tingnan mo rin yung angulo na yon. At saka baka naman hindi ka mataba, ikaw lang ang feeling mo mataba. Huwag mo isipin mataba, isipin mo malusog ka. Diba? Ganoon ang perspective. Lahat ng mga mataba kapag wala nang makain, papayat na lang. Oo. Yung mga payat pag wala nang makain, matitegi agad. Diba? Ganun lang yun, kabisyo. Isipin mataba ka, isipin mo na lang, ayaw mo lang talagang magutom. Ganun lang yun. Isipin mo na lang, you deserve Tama. To eat. Dahil ganun talaga, pinaghirapan mo yung mga kinakain mong yan. Correct. Pero, change your perspective. Naiintindihan namin na mahirap kapag kalimbawa, kasabay mo, parang sa school. Pare-parehas naman tayo nag-aral ah. Pero correct. Bakit mas mataas yung grade niya? Pare-parehas naman tayong nag-exert ng effort, pero bakit siya yung graduate with honors? Pare-parehas naman tayo magagaling, bakit siya yung nanalo bila dun sa contest, di ba? Kasi ganun talaga, we all have our unique path. May Tama. Mga iba-iba talaga tayo, may iba-iba tayong buhay eh, iba-iba talaga yung istorya natin. So kapag kinukumpara natin laging sarili natin sa iba, yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo hindi magiging masaya. Mararamdaman talaga natin may pagkukulang sa atin kasi, yan? Bakit siya ganun? Ako hindi. Bakit siya may ganun? Ako wala. Oh. Diba? Paulit-ulit na sinasabi ng tambalan sa mga kaibigan natin na mong problema. Always learn to appreciate, correct. Kabisyo. Hindi mo alam, kabisyo, kung anong pinagdadaanan nila. Correct ka. Diba? So magkakaiba tayo ng ng laban sa buhay. Kahit parehas tayong empleyado, parehas tayong nagpapapayat, magkaiba yung laban natin. Diba? Hindi mo alam bakit mas mabilis na pumayat yung kaibigan mo samantalang sabay lang kayo. Hindi mo alam, baka kasi hindi na siya nagda-diet talaga.
talagang wala na silang makain. Totoo. Totoo yun, diba? Na hindi natin alam ang istorya, diba? Ikaw nagda-diet ka lang, ibig sabihin kinokontrol mo yung mga kinakain mo, pero kung gugustuhin mo, may pambili ka ng mga marami pang pagkain. Samantala yung kaibigan mo, kaya mas mabilis pumayat kaysa sa'yo. Kasi for all you know, wala talaga silang wala pagkain. Wala na talaga silang makain. Hindi mo alam yung struggle niyan, hindi mo alam yung mga failures niyan. So huwag ka magkumpara. Tama. Magkaiba. Huwag na huwag mo rin kiinggitan ng ibang tao kasi malay mo kiniinggitin ka rin ng iba. Correct. May mga bagay kasi tayong hindi natin nakikita, nakikita ng iba na maganda sa atin. Diba? So yun din yung tingnan mo. Sana isipin mo pagising mo sa umaga, ay napakaswerte ko naman. Healthy ako, wala akong nararamdaman. Malusog ako. Nakakakain ako ng maayos. Diba? Kumbaga, yung problema mo actually magandang, madaling gawa ng paraan. Diba? Kayang gawa ng solusyon sa madaling salita. Samantala, may mga problema hindi na kayang gawa ng solusyon. Correct. So be thankful. Diba? Yung problema mo sa pagpapayat, yung palpak mo sa trabaho, kaya mong gawa ng paraan yan. Pwede. Huwag masyadong naiga. Be positive. Buhay ka pa. Meron pa mga pwedeng magawa sa buhay. O yung isa mo pang problema. Bakit palpak ka sa pagbubuntis, 'di ba? Anong gagawin natin kung hindi pa talaga napapanahon, 'di ba? Isipin mo na lang na wala pa masyadong gastos kasi correct. Kapag ka nagkaroon ka ng pag nagbuntis ka, mas magastos na. May mga ibang mga buntis na sobrang sensitive. Yung mga dati, meron akong kakilala gato partner, yung mga dati niyang ginagamit na mga lotion, pati powder, lahat ng mga ginagamit niya normally for the past kunyari 23 years. Nung ginamit niya, nung nagbuntis siya partner, lahat yun allergic siya. Okay, nakakaloka na. yung lotion niya na forever niyang ginagamit partner, na parang very distinct sa kanya na alam namin siya na paparating na siya kasi naamoy na namin lotion niya. Ganun siya. Yung lotion na yan na ginagamit niya partner, nung nagbuntis siya, ginalis siya doon, pre. Bro. Ginalis siya doon, bro. Naging kontra na kumukontra na yung katawan na doon sa lotion na yun. Correct. Pati yung ultimo toothpaste partner, eyeliner, maski pang kilay. Maski ganun. So parang nagiging sobrang sensitive, naging no? Naging sobrang sensitive. As in, talaga. Diba? So, kung naiingit ka kasi nabunti siya, naiingit din siya sa'yo. Hindi dahil sa wala kang anak. Mm. Naiingit din siya kasi lahat na mga pwede mong gawin, ilagay sa mukha, ipahid sa balat, diba? Gawin sa buhok. Eh, pwede. Kaya mo pang gawin. Kasi nga, hindi pa siya. Hindi niya lahat pwedeng gawin. Kasi kumukontra sa kanyang pagbubuntis. So, kung struggle mo yung pagbubuntis, struggle niya rin yung maging buntis. Diba? Tama. So, iba-iba tayo ng problema. So, wag mo, again, tingnan mo yung mga biyayang nangyayari sa'yo. Napakarami niyan. At pag nalaman mo lahat, isa-isa, kahit nga lima lang yung blessing na ma-realize mo na meron ka ngayong araw na ito, ngingiti ka. Magpapasalamat ka at sasabihin mo sa sarili mo, napakaswerte ko pala. Mm-mm. Diba? Napakarami ng biyaya mo. Isipin Correct. Mo yan. Kasi kung lagi mo iniisip, ulitin namin, ha, diba, na lesser degree, mas mahina, mas walang kwenta, ganyan. Hindi ka talaga magiging masaya pagka ganyan. Tama. Na. Alam mo, actually, kung halimbawa, nakikinig ka ngayon, habang naliligo ka, tapos parang feeling mo, you feel discouraged, you feel sad, ganyan. Tingin ka lang din sa tiles, alam mo? Tingin ka sa tiles. Wala lang. Bakit? Wala lang. But just to practice positivity or to practice yung basta i-practice mo kasi hindi naman yan one time, ay narinig ko sa tambalan, maging positive na ako today. Hindi, walang ganun. di remote lang? Hindi po magic ang lahat. Hindi po magic ang lahat. It takes practice. Oh. Practicein mo siya. So, halimbawa, naliligo ka ngayon, di ba? Inaabot mo yung sabon. Nakikita mo yung tiles, okay? So, dun sa tiles pa lang, lalong-lalo na kung halimbawa, bahay mo yan, sarili mong bahay, o kahit rumirenta ka, dun sa tiles pa lang, pwede mo na makakita ng positivity yan, Masalamat ka may tiles ka. Isipin Tama. Mo na walang tiles. Di ba? Di ba? Tapos medyo maano ka diyan, medyo madikit ka ng konti habang inaabot mo yung sabon, di ba? Dapat tumuka kunyari. Corrected ba? Sabon-sabon yung mukha mo. Tama, di ba? Hindi mo nakita. Oh, dahil kung wala kang tiles, kabisyo, magaspang 'yan. Oh, at dahil magaspang 'yan, dadagdag pa sa gaspang na mukha mo kasi pwede kang magsugatan, di ba? Diba? Nautog ka na, nagasgasan pa yung mukha mo kasi nga walang tiles. Correct. Meron kayong tiles. Doon pa lang pwede ka na mag-practice ng positivity. Inabot Correct. Mo yung sabon. Mm-hmm. Oh my God, may pambili ka ng sabon. Tapos may mga ibang
tao na naliligo lang sila ng alcohol. Kasi wala silang tubig. Correct. Ah. Wala silang pambili ng sabon. Mm. Wala silang pambili ng shampoo. Diba? Yung meron kang shampoo, tas meron ka pang conditioner, feeling ko blessing pa rin yun eh. Tama. Kasi may mga iba, shampoo na lang. Kasi mahal na magbibili ka pa ng conditioner eh. Diba? Kututusin, malilita, bagay lang yan. Pero pag tinignan mo talaga yung aspeto, inisip mo, napakaswerte mo. Kasi may mga tao nga, hindi makaligo kasi unang-una wala silang banyo. Correct. Wala silang tubig. Wala silang pambili ng shampoo. Ah, uulitin pa ba namin yung kwento tungkol sa isang babae sa India. Mm. Itong babaeng ito, batang babae na ito, ang daming pinagdaanan sa buhay. Nalapastangan, sobrang hirap, walang makain, sobrang tindi. Lahat ng mga pwede mong maisip na pinagdaanan ng isang batang babae na matitindi at malala na tapagdaanan niya. Pero sa gitna ng lahat, hindi siya umiiyak. Correct. Akala kasi, na mga tao kasi matibay. Ang tibay naman ito. Very strong, di ba? Hindi mo nakitang umiyak. Correct, eh. Di ba? Yung pala, ang dahilan kung ba't hindi umiiyak itong batang babaeng to, nag-trending tong article na to, is because sa sobrang dehydrated niya, wala na siyang ma-produce na tears. Isipin mo yun, ang hirap nun, na kahit na matindi yung pinagdadaanan niyang problema, gusto niyang iiyak. Kaya pag iiyak kabisyo, taparaan din niya ng pagtanggal ng ano eh. Ng stress, di ba? Kabisyo. Sa sobrang wala siyang tubig sa katawan kasi dehydrated siya. Kasi maski tubig, kulang sa kanya. Kabisyo, hindi siya makaiyak. So ikaw, Kabisyo, na umiiyak ka ngayon, ibig sabihin meron kang nailalabas na liquid sa katawan mo. Blessing pa din. Di ba yung may naiinom kang tubig, blessing yan. Kasi ibig sabihin, nahahydrate ka. Naranasan nyo na po bang mag-LBM ng matindi? Yung na-dehydrate kayo ng bongga, nakakalutang ng isip yun eh. Di ba kasi nga dehydrated ka. Eh kung forever mo yan, o ang lagi mo nararamdaman kasi wala kang mainom ng tubig. Pakahirap, di ba? Eh ngayon, umiinom ka ng tubig, libre pa sa opisinya nyo, mineral pa. Di ba? May palibreng kape pa. Correct. May libreng pa juice pa. Di ba? Hindi, alam mo, hindi overnight naman yung positivity. It takes time. But you have to practice it. Unti-unti mong i-practice para matanggal na yung lagi kang palpak naman to eh. Wala naman akong kwento eh. Hindi naman na, di ba? Ang nega mo, huwag ka magpapalito sa amin. Baka makahawa ka, di ba? Ayaw, ayaw ka namin maging friend. Huwag muna sa ngayon. Hindi, charot lang. Basta isipin mo, napakaswerte mo, Kabisyo, kumpara sa ibang mga tao na may iba rin pinagdadaanan ngayon. Tama. Diba? Be appreciative. Hindi, syempre, partner, madali itong sabihin, lalo kung wala ka namang problema, diba? Yun yung sasabihin ninyo, wala ka namang palabas, wala ka namang problema, lagi namang madali magsak. Pero kasi, kung wala ka namang magagawa, kung nandiyan naman yung problema, wala ka namang magagawa kundi harapin ito, di ba? Tama. At kung haharapin mo ito, wala ka namang magagawa kundi maging positibo about it. Ganun na lang. Alam mo, may share ko sa iyo yung ano, ako yung ang sikreto ko lang, pag kunyari pag may problema ako, ang formula ko lang na ginagamit ay tanong na, halimbawa, ikaw may partner, may problema ka, ako may problema ko, tanong ko, may problema ka ba? Oo naman, partner. Diba? Kung ang sagot mo, oo, ang second question yan is, can you do something about it? I'm trying. Diba? Magawa ko ng paraan. Kung ang sagot mo pa rin is yes, edi why worry? Alam mo naman pala sa sarili mo na kaya mong gawa ng paraan. Diba? Kung ang sagot mo naman is no, hindi na kaya gawa ng paraan, then why worry again? Because hindi na kaya gawa ng paraan. Eh. Di hayaan mo na lang. Diba? Hayaan mo na lang siya. Diba, wala ka na magagawa eh. Alam mo, diba? Chill ka na lang. Maganda din yung part na yan na huwag mo masyadong i-stress yung sarili mo sa mga bagay na wala ka na magagawa. Tama! Ganun lang parang, yun eh. Anong gagawin ko? Wala na akong magagawa eh. Diba? Alam mo, problema mo, mukha mo. Lahat na ginawa mo. Oh. Diba? Para kuminis yan. Correct. Pwede mo, hahanap ka pa ng paraan. Pero halimbawa, you've exerted all the efforts para maging makinisan, pero wala. Eh, anong gagawin natin? Papangit ka pa lalo kapag ka masistress ka sa mukha mo ka pa. Diba? So, minsan hindi na lang natin kailangang i-worry. Diba? Minsan kailangan na lang natin tanggapin. Diba? May mga bagay na hindi na natin dapat itinatanong kasi may mga bagay na sadyang kailangan na lang natin tanggapin ng sagot. Diba? Diba? Which is no. Correct. Napakasimpleng formula pero pag pinaractice mo yung sarili mo. Maganda yan, partner. Kaya siguro isa din yun sa ano, kumbaga parang kung taktik bakit ka ko. Chill. Kung bakit ako chill. Kasi kung alam ko nyari pag problemado ko, pag alam ko hindi ko na kayang gawa ng paraan. Eh, di mo lang. Problema yun, napakiko sa'yo. Kaya ako, hindi mo wala, anong gagawin ko? Ako ganyan din yan, halimbawa, may natapon. Kaya as simple as natapon, kunyari yung tubig dun sa hindi dapat matapon. Oh. Problemahin ko ba, natapon na? ano, didilain mo sa sahig? Oo nga, ditanggapan na lang natin. Di ba? Gagawa natin ng parang pupunasan, ganyan. Kung nasira, anong gagawin natin?
Eh di wala na, di ba? Pero kung ang problema mo ngayon ay kayang gawang paraan. At meron pang magagawa ng paraan. So, di, ibig sabihin, sure ka lang, di kasi kaya mo gawa ng paraan. Mo. Tsaka lagi namin ito sinasabi din mga kabisyo, walang forever. Tama. Hindi forever problemado ka. So kung hindi forever na may problema ka, chill ka lang kasi magkakasolusyon yan. Tama. In the same way na kapag masaya ka, namnamin mo din yan kasi hindi rin yan forever. Correct. Chill ka lang. Kabisyo, again, learn to appreciate. Malaking bagay yun. Kaya mo yan.